Magandang araw mga mag-aaral. Ako si Ginoong Denmark Arbantike, ang guro ninyo sa Pilipino 7. Handa na ba kayong muling matuto? Halina't ating tuklasin ang mga pangyayari sa 28th kabanata, ang pagbabalik ng alaala ni Don Juan. Lubha ang pagkagalit ni Doña Maria Blanca sapagkat hindi pa rin siya maalala ni Don Juan. Sinabi niyang kung hindi siya maaalala ni Don Juan ay babasagin niya ang frasko at manganganib ang buong kaharian. Sa gayong pangyayari, bigla na lamang naalala ni Don Juan si Doña Maria Blanca na kanyang tunay na minamahal at kanyang iniwan sa isang nayon. Hiniling niya agad sa hari na si Doña Maria Blanca ang kanyang pakakasalan pagkatapos niyang humingi ng tawad dito. Sa pangangatuwirang nadala raw siya sa kasiyahan ng Berbanya sa kanyang pagbabalik. Nagsalita agad si Doña Leonora. Isinalaysay niya ang lahat ng kanyang ginawa para kay Don Juan at lahat ng kanilang pinagdaanan sa ilalim ng balon. Dahil dito ay hinayaang magdesisyon ng hari ang naunat na iwan lamang ang may mas karapatan kay Don Juan. Dito naman nakapagsalita si Doña Maria Blanca at isinalaysay niya ang mga pagsubok na pinagdaanan nila laban sa mga araw nila sa kanyang amang haring si Salermo. Naguluhan na ang hari kaya tinawag ang arsobispo upang siya na lamang ang magdesisyon. Ayon sa arsobispo, si Doña Leonora ang may mas karapatan dahil siya ang nauna. Dahil sa pangyayaring ito, nagpuyo sa galit si Doña Maria Blanca. Ibinuhos niya ang tubig sa presko at bumaha sa buong kaharian. Nilambing at pinakausapan naman siya agad ni Don Juan upang itigil na ang pagbaha sa kaharian. Inamin ni Don Juan sa lahat na ang kanyang minamahal at papakasalan ay si Doña Maria Blanca. Sinabi rin ni Don Juan na si Doña Leonora ay kay Don Pedro na lamang ikasal sa kadahilanang gusto talaga ito ng kanyang kapatid. Ibinalik ni Don Juan ang singsing kay Doña Leonora. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!